pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Sinaw na mong hangarin, ang taong ay tusin, upang siya ay makapiling. Mapag-irog na Diyos natin. Bayan, magsiawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang kapisahan ni Apostol San Bartolome. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagtagal, sinasamba ka dahil sa dakilang kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, sarin ang langit, Amang makapangyari. Panginoong Hesukristo, buktong na anak ng Diyos, kordero ng Ama, ikaw na nakaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulugnok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Kau lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong matibay ang aming pananampalataya na nag-ugnay kay Apostol San Bartolome. Sa buklod ng hindi magdarayang pakikipag-ugnayan ng apostol na ito sa iyong anak, bilang tugon sa kanyang pagdalangin, ang sambayanan mo naway maging pananda ng iyong pagliligtas sa lahat ng bansa. Sa pamamagitan ni Jesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Wika ng anghel sa akin, halika at ipakikita ko sa iyo ang babaeng makakaisang dibdib ng kordero. Nilukuban ako ng espiritu at inihatid ako ng anghel sa ibabaw ng isang napakataas na bundok. Ipinakita niya sa akin ang Jerusalem, ang banal na lungsod na bumababa mula sa langit, buhat sa Diyos. Nagliliwanag ito dahil sa kaningningan ng Diyos. Kumikislap na gaya ng hiyas na hasping sinlinaw ng kristal. Ang pader nito'y makapal at mataas at may 12 pinto. Bawat isa'y may bantay na anghel. Nakasulat sa mga pinto ang pangalan ng 12 lipi ng Israel. Tatlo ang pinto ng bawat panig. Tatlo sa silangan, tatlo sa timog, tatlo sa hilaga, at tatlo sa kanluran. Ang pader ng lungsod ay may 12 saligang bato at nakasulat dito ang pangalan ng 12 apostol ng Kordero. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magpupuring lahat sa iyo, o Panginoon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sino mang taong pagtawag sa Kanya'y tapat at totoo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, hinanap ni Felipe si Nathanael at sinabi rito, natagpuan namin si Jesus na taga Nazareth, ang anak ni Jose. Siya ang tinutukoy ni Moises sa kanyang sinulat sa kautusan. At gayon din ang mga propeta. May magmumula bang mabuti sa Nazareth? Tanong ni Nathanael. Sumagot si Felipe, halika at tingnan mo. Nang malapit na si Nathanael ay sinabi ni Jesus,
Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita. Siya'y hindi magdaraya. Tinanong siya ni Nathanael, paano ninyo ako nakilala? Sumagot si Jesus, bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. Rabbi, kayo po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel, wika ni Nathanael. Sinabi ni Jesus, nananampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makakakita ka ng mga bagay na higit kaysa rito. At sinabi niya sa lahat, tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik manaog sa kinaroroonan ng anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ni Apostol San Bartolome, isa sa mga 12 apostol o alagad na pinili ng Poong Jesus sa Sareno para magpatuloy o ipagpatuloy ang pagpapahayag ng mabuting balita sa lahat ng tao. Maganda po yung mga linyahan po dito, no? Kung paano ipinakilala ni Felipe si Jesus kay Nathanael, paano niyang hinikayat si Nathanael na lumapit kay Jesus, at kung paanong nakilala o ipinakilala ni Jesus si Nathanael. Si Nathanael at si San Bartolome po ay iisa. So ito yung pangalan, no, bago pa na mas nakilala si Bartolome bilang Bartolome. Hindi ko lang alam po, no, kung paano nga bang si Nathanael at si Bartolome. Pero ang importante po ay kung paanong nakilala ni Nathanael at ipinakilala ni Jesus si Nathanael. Sabi po dito, no, masdan ninyo ang tunay na Israelita. Siya'y hindi magdaraya. Kumbalikan lang natin ang konti, kahapon po talagang pinagsisigawan ni Jesus habang ipinapaliwanag, no, sa mga tao na huwag tutularan ang mga eskriba at mga pariseyo. Mga Israelita din po yan, mga Hudyo, na sinabing mga mapagpaimbabaw, mapagkunwari. Pero ngayon, mayroong isang Israelita na sinasabing hindi magdaraya, hindi nagkukunwari. Diba? Na talagang kilalang kilala tayo ng Diyos. Kahit nasa online po kayo, hindi tayo, kahit magtalukbong pa tayo, magtago tayo sa loob, no, ng kwarto natin, hindi tayo makakaligtas sa paningin ng Poong Jesus Nazareno. Alam na alam ni Jesus kung sino tayo. At sa pagdiriwang na ito, maganda po na mas ma-inspire tayo, no, sa kwento ni Nathanael dito sa dakong ito na hindi siya magdaraya. Hindi siya nagkukunwari. Totoong totoo. Para bang kung ano siya, kung anong nakikita mo, yun siya. Walang halong pagkukunwari, walang halong kaplastikan. Na yun naman talaga ang gusto natin. Yun yung hinahanap natin sa mga taong gusto nating makasama, yung mga totoo. Hindi ko lang alam, no, kung bakit ba tayo natutokso na magkunwari. Kung bakit ba tayo napipilitan maging isang tao na hindi naman talaga tayo. Kaya hindi natin nahanap yung totoong kaligayahan na gusto natin
dahil lamang sa pagtatago ng ating totoong pagkatao. Kasi ang totoong pagkatao natin, mabuti. Nilikha tayo ng Diyos na mabuti. Bakit tayo nagiging masama? Nagiging masama tayo dahil sinisikap natin, pinipilit natin, magustuhan tayo ng tao. Para bang sasabihin natin na pag humarap ka sa salamin, hindi ikaw yan. Yan yung gusto ng tao, gusto ng mga nakapaligid sa iyo na maging ikaw. Pero hindi ikaw yan. Minsan naisip ko po. Kasi isa po sa mga, no, hindi parang nahihirapan yung mga tao. Ako po ay kahit pare na po, no, isnabero, mayabang. Nung ordinahan ako bilang pare, hindi naman nawala yung kayabangan ko. Nandun pa rin. Pero minsan, sabi, hindi, kasi yung friendly-friendly mo eh. No? Minsan, kailangan ko lang ngumiti. Yung parang ganun ba? Pero, pag pinapakilala kasi na mayabang, wala naman kasing masama kung mayabang ka. Diba? Yun lang naman ikaw eh. Eh ngayon, kung di ka nila matanggap na mayabang ka, iba naman po kasi yung talagang nagyayabang ka. Ibang usapin yun. Pero yung kilos mo lang ba na mayabang, kasalanan ba? Hindi naman. Yun ikaw eh. Yun ka. So, ang pinupunto ko lang, bakit mo kailangan baguhin ang iyong sarili at mamuhay ka sa pagkukunwari para lamang magustuhan ka ng mga tao? So, hindi ka tuloy nagiging masaya. Eh, dadaan naman po sa proseso yun. Bakit ka ba naging ganyan? Ano ang nagtulak sa'yo para maging ganyan? At kapag naproseso na natin yan, doon talaga lumalabas yung totoong ikaw. Baka, hindi ka, minsan natanggap natin, ay, napaka-generous niya. Alam mo, hindi talaga generous yan. Nagiging generous lang yan kasi meron siyang gustong hingiin. Nagiging generous lang ang ibang tao kasi sana iboto niyo ako sa susunod. Pero di ba lumalabas din yung totoo na di naman talaga generous. Ngayon nga, walang makatulong sa atin eh. Parang ganun ba? Na ito yung pinagninilayan ko po. Ito yung napakagandang mensahe na sabi ko po, lumabas at lumalabas yung totoong tayo. Yung totoong ikaw. Na hindi ka okay. Huwag kang mag-pretend na okay. Kasi habang nagkukunwari kang okay, lalong hindi ka nagiging okay. Sabi nga, it's okay not to be okay. At lalo tigil, huwag tayong magkunwari sa harapan ng Diyos. Huwag tayong magpanggap sa harapan ng Diyos. Kung no, sa Kanya, pwede tayong maging totoong totoo. Kung nagtatampo ka, nagagalit ka, nahihirapan ka na sa sitwasyon ngayon, okay lang. Okay lang sa Diyos. Gusto mo siyang sigawan, okay lang sa Diyos. Kesa yung ipakita natin sa tao na okay tayo, pero deep inside, parang talagang wasak na wasak ka na. Tapos malalaman na lang namin, bumigay ka na. Sa Diyos ka. At lalo tigil. No, kapag nagpakatotoo tayo sa Diyos, hindi mo alalahanin magpakatotoo sa paningin ng tao. Amen. Minamahal ko mga kapatid sa ating pagpaparangal sa apostol, na isang lalaking hindi makagagawa ng panlilinlang, lumapit tayo sa Ama ng may pagtitiwala. Binubuksan sa pamamagitan ng panalangin ang ating mga puso. Ang ating pong itutugon, Panginoon, basbasan mo kami na iyong hinubog sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga apostol. Panginoon, basbasan mo kami na iyong hinubog sa pamamagitan ng pananampalataya
ng mga apostol. Ang simbahan naway maging bukas sa mga pagkilos ng Espiritu, lalo na sa mga samahang pinagyayaman ang pananampalataya ng bayan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kami na iyong hinubog sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga apostol. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway maging karapat-dapat sa karangalan at dignidad sa pamamagitan ng kanilang tapat at ulirang pagtupad sa tungkulin. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kami na iyong hinubog sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga apostol. Magkaroon nawa ng mga programa para sa paghubog sa mga kabataan. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kami ng iyong paghubog sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga apostol. Ang mga may sakit naway makatagpo ng tulong sa paglilingkod ng simbahan. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kami na iyong hinubog sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga apostol. Ang mga yumaong tapat sa Panginoon naway makabahagi sa kaluwalhatian ng langit. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kami na iyong hinubog sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga apostol. Idalag din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganun din ang mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Paghahanda ng alay ay narito po ang alak at tinapay dala sa altar mo. Ano'y magiging tunay, dugo mo't katawan, aming tatanggapin ngayon, magbibigay buhay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ikalugtaan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa kapistahan ngayon ni Apostol San Bartolome, tuwangan nawa kami ng kanyang pagdalangin sa paghahain namin ng pagpupuri at pagpapasalamat sa iyo sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay salig at katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming naririto ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay,
pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni Aeon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapad na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Halalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Bartolome at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyong. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa gararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen." Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Sa'yo'y ano bang isip ko'y di lingit? Alam kong nasa tabi kita, Panginoon ko sa lahat ng oras. Kamay mo ang siyang nag-iingat sa san ka, akyatin ko man ang langit, alam kong naroon ka. Ako may makalipat sa dulong dagat mapanpat. Daratnan pa rin pag-ibig mong tapat. Alam sa tabi kita, Panginoon ko sa lahat ng oras. Kamay mo ang siyang nag-iingat sa akin, di ko mabot karunungan mong manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kapistahan ni Apostol San Bartolome, aming pinagsaluhan ang haing nagbibigay buhay sa paglingon namin at pagtanaw ng utang na loob. Kami naway makarating sa paroroon ng nigayang lubos sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin rin. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazaren. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinipin
Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, di narangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nazareno, niluluwalhati ka namin.